Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng May 19, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na easterlies ang hangin na umiihip po dito sa ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao habang mayroon pa rin pong LPA na nasa labas ng ating area of responsibility na tinawag po na Invest 93W pero posible po na malusaw na rin yan sa susunod na mga araw at base dito sa forecast model nating ginagamit ay wala na pong bagyo na namamataan na tatawi dito po sa ating bansa for the next 2 weeks. Pero sa huling linggo po ng buwan na ito ay posibleng may daloy na ang habagat dyan sa West Philippine Sea o yung tinatawag po natin na southwesterly wind. Kasyon po yan na patungo na tayo sa tag-ulan season. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance pa rin na mga isolated rains ilang bahagi ng Pangasinan, Metro Manila, Southern Quezon, Romblon, Masbate, Sulu Archipelago at Zamboanga. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may chance pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rains ilang bahagi ng La Union, Benguet, Metro Manila, Catanduanes, Sulu Archipelago at Zamboanga. Sa mga hindi po nabanggit na lugar ay mainit at malinsangan pa rin ang panahon. Mababa po ang chance ng mga pag-uulan. At mamayang hapon, mataas pa rin ang tsansa ng maulap na kalangitan with isolated rains na minsan ay may mga kasamang pagbulog at pagkidlat. Dito po sa may Northern Luzon, ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, maging po dyan sa may Eastern Visayas at Western section ng Mindanao. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po dito sa may Norte. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals. Malaya po napapalaot ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka. Pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!